What's up mga papi? Automotive content muna tayo for today's video. Para sa mga gusto mag-DIY or do-it-yourself, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng brake pads para sa isang Honda City. Ito ay applicable starting from 2014 up to current generation or current model. Kaya naman ngayon, simulan natin ang video mga papi. Let's go! So yun mga papi, simulan na natin. Una, luwagan natin yung wheel nut ng gulong. Gumamit tayo dyan ng 19mm socket at 1/2 inch drive na extension. So luwagan lang natin yan. Pagkatapos naman, iangat natin yung ating sasakyan gamit ang hydraulic jack or kahit anong crocodile jack. At gumamit tayo ng jack stud para dun i-rest yung weight ng kotse. At ngayon naman nakaangat na yung sasakyan natin, tanggalin na natin completely yung mga ganun. So gumamit na ako dito ng impact gun or impact drive para mas mabilis. Pero kung wala kayo niyan, pwede naman kayong gumamit ng cross wrench. Ang sukat ay 19mm din. At ngayon naman, para ma-access natin yung mga brake pads niya, tatanggalin natin yung dalawang nut na nag-hold sa brake caliper at gagamit tayo dito ng 14mm socket na nakalagay sa ratchet para luagan at tanggalin na rin yung dalawang nut. Kapag natanggal nyo na yung dalawang 14mm na nut, mahuhugot nyo na yung brake caliper niya at ilagay nyo lang siya sa area ang hindi nagdadanggil yung kanyang brake lines. Tapos may access na kayo sa brake pads ninyo. Gagamit din tayo dito ng tool. Ang purpose nito ay i-compress yung brake piston caliper. Since magpapalit tayo ng bagong brake pads, kailangan natin itulak or ibalik yung brake piston caliper para magkasya yung bagong brake pads. Then kapag natulak nyo na completely yung brake piston calipers ninyo, pwede nyo nang i-install yung bago yung brake pads. Ang video na to ay hindi sponsored pero ang gamit at yung brake pads dito ay Nishilbo. And dito sa Nishinbo brake pad set natin, may kasama siyang hardware. Ang hardware na to ay parang spring na magbibigay ng kaunting tension dun sa dalawang brake pads para maglayo kapag hindi ka nakatapak sa preno. Kapag okay na kayo, na-install nyo na yung bagong brake pads at naibalik nyo na yung brake calipers ninyo, ibalik nyo na rin yung dalawang 14mm socket para ma-lock nyo na yung brake calipers ninyo. Ilagay nyo muna sa ratchet yung inyong 14mm socket para higpitan yung dalawang nut na snug tight lang muna siya. Pagkatapos nyan, gagamit tayo ng torque wrench para sa tamang higpit. Yung torque wrench natin dito is nakaset to 32 foot-pounds. Kung kagaya ko kayo na may experience ninyo na umiikot yung lagayan ng nut, gamit lang kayo ng 19mm na open-ended wrench para kontrahin yung force para hindi siya humikot habang hinihigpitan nyo yung nut. Antayin nyo lang mag-click yung torque wrench, tapos i-check nyo lang kung free will yung ikot ng rotor. Ngayon natapos na tayo sa passenger side, ito-turn naman natin yung wheel para i-turn yung gulong sa driver side para magkaroon tayo ng easy access ulit doon sa brake calipers. Huwag nyo lang kalimutan patayin yung ignition para hindi madrain yung battery. At syempre, kagaya ng ginawa natin sa kabila, gamit ulit tayo ng 14mm socket at ilalagay natin siya sa ratchet para tanggalin or luwagan yung dalawang 14mm nut na nag-hold doon sa brake caliper. At kagaya ng ginawa natin sa kabilang side, kapag natanggal na natin yung dalawang 14mm na nut, tanggalin na rin natin yung kanyang brake caliper. Ilagay lang natin siya sa isang position na hindi na i-stretch or nagdadanggil yung kanyang brake lines. At pag natanggal nyo na, matatanggal nyo na rin yung inyong brake pads.
Pagkatapos nun, gamit ulit tayo ng tool na to na nagko-compress sa brake piston calipers. At pag na-compress nyo na siya completely, pwede nyo na ulit install yung inyong bagong brake pads. Sa paglalagay pala ng brake pads, meron siyang guide. I-align nyo lang yung guide dun sa tab ng brake pads at hindi na kayo malilito dito kung paano nyo ilalagay. At kagaya sa kabila, meron ding hardware dito na nagtutulak sa dalawang brake pads palayo kapag hindi ka nakapreno. Kapag naibalik nyo na yung brake calipers ninyo, e-check nyo lang kung naka-align lahat, tapos ibalik nyo na yung dalawang 14mm na nut. At kagaya sa kabila, gamit muna tayo ng ratchet para higpitan na snug muna yung dalawang nut. At pagkatapos nun, gamit tayo ng torque wrench para sa tamang higpit. Aantayin lang nating mag-click yung torque wrench para sa tamang higpit. At siguraduhin lang natin na may higpitan natin yung taas at baba na nut. At pagkatapos higpitan, iikot lang natin yung rotor para ma-check na hindi seize yung ginawa natin. Ngayon na tapos na tayo sa pag-install ng bagong brake pads natin at nahigpitan na natin ng tama yung mga nut ng calipers natin, ibabalik na natin yung ating mga gulong. Kapag natapos na kayo magbalik ng wheel nuts, gumamit kayo ng torque wrench para sa tamang higpit. Although hindi ko na napakita sa video na to, ang tamang torque spec para sa sasakyan na to is from 90 to 110 foot-pounds. So there you have it mga papi, ganun lang kadali magpalit ng brake pads para sa isang Honda City. Kung nagbabala kayo mag do it yourself or DIY sa pagpapalit ng brake pads, gawin nyo na kasi madali lang siya mga papi. So that would be all for today's video and see you on the next vlog mga papi. Peace out!